Hello, magandang araw sa inyo mga kaibigan. Ang tutorial po natin ngayon tungkol naman po ito sa carburetor ng motor. Kasi ito po yung nagiging kadalasan nagiging problema sa ating mga carburetor. Nag-overflow po siya. Hindi naman po natin alam kung bakit siya nag-overflow. Ngayon mga kaibigan, ipapakita ko po sa inyo kung bakit siya nag-overflow at kung paano alisin yung overflow niya. At saka mga kaibigan, kung bago pa lang sa channel na to, pindot lang ang subscribe at paki-click na rin ang bell icon para mas updated ka pa sa mga bago nating video na i-upload. A few moments later. Yeah, mga kaibigan, natanggal ko na po yung kanyang mga tornilyo, magkabilaan po 'yan. Natanggal ko na. Yeah, buksan na lang natin mga kaibigan para makita natin yung nasa loob niya. Yeah, mga kaibigan. Ito po yung floater niya. Yung floater. At saka ito naman po yung nasa ito. Yan po yung kung hindi ako nagkakamali, yan po yung put valve na sinasabi nila. Yan put valve. Tanggalin po natin. Yan. Kung nag-overflow po yung motor nyo, ito po yung papalitan nyo. Itong kanyang float valve, baka may damage. Yan. Na siya itong maliit na to. Yan, kasi yan po yung nag-aano sa gasolina, yung kasi itong butas na to, dito po yung dumadaan yung gasolina. Yan, ito po yung papalitan nyo kapag nag-overflow yung motor nyo. Yan. May nabibili pong ganito. Repair kit ng carburetor. At saka i-check nyo na rin yung floater niya kung nag-preplay ba siya, kung umaangat ba siya, kung balik muna natin. Yan mga kaibigan, kaya sinabi ko po na put valve yung papalitan nyo. Kasi ito put valve po mga kaibigan, siya po yung nagko-control, nagko-control sa gasolina na papasok dito sa carburetor. Yan, ganito mga kaibigan, no? Kapag napuno na po ng gasolina yung loob ng carburetor natin, itong floater po aangat po yan. At saka yung put valve niya po aangat din, magsasarap po yan doon. Magsasarap po siya. Wala na pong papasok na gasolina. At saka pag naubos na naman po yung gasolina ng ating carburetor, bababa po ulit yung floater niya. Bubukas na naman po ulit yung put valve niya. Magkakarga na naman po. Ang tigas ng ulo mo talaga. At saka pag napuno na naman, aangat na naman po to. Yan. Aangat yan. Magsasara na naman po siya ulit. Kasi mga kaibigan, diyan po dumadaan yung gasolina. Diyan sa valve. Sa po yung nagko-control na gasolina na papasok sa loob ng ating carburetor. Tsaka mga kaibigan naman, no, kung may tagas po yan sa gilid naman, may tumatagas sa gilid-gilid, palitan nyo po itong parang goma. Ito, may nabibili po yan. May nabibili pong ganito para hindi po tumagas yung carburetor natin. Yan sa gilid. Yan, ito po yung papunta sa tangke. Yan, dito po dumadaan yung gasolina at saka dito po siya dadaan. Yan, papunta po yan dito. Yan, dito at saka dito po siya lalabas. Bulb. Yan. Kaya mga kaibigan, kaya nag-overflow yung carburetor ng motor natin. Kasi baka may damage na po yung kanyang put valve. O di kaya naman po itong kanyang floater.
hindi na siya umaangat. Hindi siya gumaganito. Hindi nagplay-play. Kaya po nag-o-overflow yung ating motor. Tuloy-tuloy yung pasok ng gasolina. Kapag tuloy-tuloy yung pasok ng gasolina, tutulo siya dito sa drain. Kasi naabot niya na po itong overflowing. Itong overflowing niya ito. Ito po kasi, direkta po yan dito. Dito. Kaya kahit anong higpit po natin dito sa drain bolt, hindi po mawawala yung tulo. Tutulo at tutulo pa rin yan. Kasi nakadirekta po yan dito. Ito po kasi yung overflowing niya. Naabot na ng gasolina. At saka mga kaibigan, hindi po ako eksperto sa mga ganitong bagay. Sadyang malikot lang talaga ang aking kamay. O yan mga kaibigan, hanggang dito lang ang ating video. Maraming salamat sa inyong panonood. At huwag nyo pong kakalimutan ang mag-like at ang mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli mga kaibigan.